Kung gusto mo naman kabomba yung klase ng crossbreed na madaling turuan, so ito, bagay na bagay ito sa'yo. Hindi ito crossbreed ng aso at tao, kasi bukod sa sobrang cute nitong asong to, ang ganda pa ng pag-uugali. Based sa experience namin kabomba, sobrang affectionate ng ganitong klase ng crossbreed na aso. Welcome back to my channel, mga kabomba. So ito na naman kabomba, pasensya na ngayon ko lang ulit pinabalikan after 5 or 6 days yata mula nung in-upload natin yung episode kung saan nag-celebrate tayo ng birthday. Yeah, maraming salamat sa mga nag-views doon. And maraming salamat din sa 22,300 na mga kabomba natin dyan. Parang nung sinushoot ko yung birthday ko nung June 23, 21,900 lang yata yon. So meron tayong additional na 400 na mga kabomba dito sa channel natin. So maraming salamat sa inyo. Basta tuloy-tuloy lang natin to kabomba and stay tuned sa mga susunod na episode na i-upload ko. Pasensya na rin, gabi na rin tayo nakapag-start ngayon kasi usually alas 4 pa lang nagsisimula na tayo, may liwanag pa sa labas. So ngayon, ginabi na tayo. Etong episode natin ngayon kabomba, kung napapansin nyo sa mga last episode din ng upload ko, nag-share tayo ng mga top 10 na matatapang na dog breeds, yung mga low maintenance dog breeds, and yung top 10 na popular dog breeds dito sa Philippines. So ito kabomba, I hope makatulong din sa inyo to. Top 10 din to, pero yung mga crossbreed naman yung pag-usapan natin. Sige na, baba ka na dun. Kumbaga itong top 10 na to kabomba, ito yung mga crossbreed na available lang dito sa Philippines. Kasi syempre, hindi naman pwede mag-share tayo dito na sa ibang bansa lang available. Sa mga nagpaplano mag-alaga ng crossbreed dyan, I recommend na kumuha na kayo ng papel at ballpen para manote nyo yung mga behavior nitong mga crossbreed na to. So hindi na natin papabayan tong intro, simulan na natin. Unahin natin kabomba sa top 10. Kung natatandaan nyo yung in-upload nating episode kung saan nag-share tayo ng top 10 na popular dog breeds dito sa Philippines. So yung top 1 natin doon is yung Shih Tzu. Tapos yung dream dog ko naman is yung Corgi. So, ang tawag dito sa breed na to is yung Shorgi. The good thing about Shorgi, kabomba, sobrang obedient nitong asong to. Sobrang mapagmahal din itong asong to sa mga amo niya or kung sino man yung nag-aalaga sa kanya. Basta mararamdaman mo yung kabomba kapag ka lagi naglalambing sa'yo. So yun, isa rin yun sa karakteristik ng Shorgi. Kaya lang kabomba, kailangan mong paglaanan talaga to ng oras kasi kailangan ito ng regular na grooming and regular exercise din. Bilang pambawi naman, sobrang cute nitong asong to pag nakita mo talaga sa personal. Or kahit ikaw na nag-aalaga nito, makukitang ka. Kumbaga, hindi ka magsasawang tignan kasi syempre, nandun pa rin yung itsura ng Corgi. Tapos yung pagkapit ng mga Shih Tzu. Itong top 9 naman natin kabomba, pagka pinagsama mo itong breed na to, magmumukhang Alaskan Malamute. Yung sa itsura lang talaga ng mukha magkakaiba. So ang tawag dito kabomba is yung Chaski. So ikaw kabomba, kung nagpaplano ka mag-alaga ng crossbreed na pwedeng alagaan kahit may mga anak ka, so bagay na bagay ito sa'yo kasi mabait ito sa mga bata. Madali mong ma-identify kabomba kung Chaski yung nabili mo or yung binigay sa'yo. Mapapansin mo yun, itsurang cuddle bear dahil nga dun sa Chow Chow. And sobrang furry ng coat dahil dun sa Husky. Actually, parehas lang naman silang ma-furry yung coat. Yun nga lang, magkakatalo lang talaga kabomba sa itsura. Kasi syempre itsura ng Husky and yung itsura ng Chow Chow, sobrang ang laki ng difference. Isa rin kabomba sa ugali ng Chaski, pagpasensyaan nyo na kasi hindi to mahilig makapag-socialize. Kasi yun nga, may lahing Chow Chow. Yung mga Chow Chow kasi, hindi to yung tipong mahilig makapag-socialize sa ibang aso. Sobrang protective nito sa nag-aalaga sa kanya. Dapat hindi ka tatamad-tamad kung nagpaplano ka mag-alaga ng crossbreed na Chaski kasi sobrang energetic nitong aso to. Itong top 8 nating kabomba, actually itong breed na to, magkasinlaki lang sila. Ito yung Golden Retriever and yung Siberian Husky pa rin. Unlike dun sa Chaski kanina kabomba, itong asong to naman, mahilig to makapaghalubilo sa ibang aso. Matalino din ito and loyal sa amo niya. Since matalino nga itong asong to, sobrang dali lang nito turuan. And like nung na-mention ko kanina kabomba, magkahit lang yung pinagsamang dog breed dito sa Gobernian. Kumbaga, depende na lang talaga kung mas dominant yung breed ng Golden Retriever sa Siberian Husky. So, magmumukha talagang Golden Retriever na yung tipo yung mata lang yung nag-iba. Itong pang 7 naman natin kabomba, parehas mabalahibo itong asong to. Yung isa maliit and yung isa merong maliit, meron din naman malaki. Ito yung Peekapoo. Combination ng Pekingese and Poodle. Ang kagandahan sa Peekapoo kabomba, kung naghahanap ka naman ng crossbreed na sobrang
mapagmahal and sobrang loyal, bagay na bagay ito sa'yo. Bukod sa pagiging loyal and loving nito sa amo niya, sobrang protective din itong ganitong breed. Kung allergic ka kabomba sa mga balahibo ng aso, bagay na bagay ito sa'yo dahil sa pagiging hypoallergenic ng mga poodle. And kung matsaga ka naman kabomba, matalino itong aso to and gusto niyo lagi siyang tinuturuan. Huwag na huwag mong iiwan to mag-isa kabomba kasi nakaramdam ng anxiety itong ganitong breed kapag ka napapansin niya na nag-iisa lang siya. Itong top 6 naman nating kabomba, parehas cute itong aso to. Ito yung bullpug. Combination ng English Bulldog and yung Pug. Tinatawag din ito kabomba na mini bulldog dahil nga din sa similarities ng facial features, yung pagka wrinkles ng mukha, yun yung nagpapakita talaga sa kanila. Maliit lang itong asong to and bumibigat ng 30 pounds. Since maliit nga lang itong asong to, so hindi mo kailangan maglaan ng malaking space para sa kanya. Kahit maglagay ka lang ng higaan dun sa gilid kung saan maganda yung pwesto niya. So yun, okay na sa asong to. Itong panglima naman nating kabomba, pinagsama yung malaking aso sa maliit na aso, ito yung Corgi. Pinagsamang Husky at saka Corgi. Sobrang friendly nitong aso to dahil dun sa similar characteristic nila. And take note lang kabomba, usually kapag ka pinagsasama mo yung Husky at saka yung Corgi, mas nakukuha yung part ng Husky. So, expect mo na malaki to na bumibigat ng 20 to 50 pounds. Itong pang-apat naman nating kabomba, parehas malaki rin itong breed na to. Kung gusto mo naman kabomba yung klase ng crossbreed na madaling turuan, so, ito, bagay na bagay ito sa'yo. Ito yung mga Labsky. Bukod sa Labsky, tinatawag din itong Siberian Retriever. Kung may experience ka na sa pag-alaga ng Husky, bagay na bagay ito sa'yo kasi sobrang active nitong ganitong crossbreed. Sobrang stunning and unique yung mga ganitong breed kabomba kasi syempre, isipin mo yung breed ng Labrador, yung mata nila is ginawang pang Siberian Husky. So, yun. Basta, sobrang ganda. Itong pangatlo naman nating kabomba, hindi ito crossbreed ng aso at tao. Ang pangalan lang talaga nito is panlalaki. Ito yung mga Beagleman. Combination ng Beagle and yung Doberman Pinscher. I know, aware na kayo sa itsura ng mga Beagle, yung tipong pandak na mahaba yung tenga na malapad. And sa itsura din ng Doberman, na matangkad na mahaba yung legs. Tapos patulis yung mukha. Just like dun sa mga na-mention natin kanina na mga karakteristik ng mga crossbreed, matalino, loyal, and energetic din itong asin to. Isa rin to kabomba siguro na may ko-consider ko na maganda talaga pagsamahin kasi syempre, yung mga Beagle is sharp learner, tapos yung Doberman is guard dog. So isipin mo yung guard dog mo, sharp learner pa. So magandang combination talaga. Itong top 2 naman nating kabomba, kaya ako ito nilagay sa pangalawa kasi bukod sa sobrang cute nitong aso to, ang ganda pa ng pag-uugali. Ito yung pinagsamang Pomeranian and yung Husky. Ang tawag dito kabomba is yung Pomsky. So, alam ko, aware na kayo dito sa ganitong breed. Isipin mo yung miniature na Husky na yung texture ng balahibo is pang Pomeranian, tapos yung kulay ng balahibo is pang Husky, tapos yung mata is pang Husky din. So ganun yung tsura ng kabomba, ganun ka-cute yung mga Pomsky. Panigurado kabomba, marami makakapansin ito kapag ka may gala kayo ng family mo. Kapag ka buhat mo siya, kumbaga para ka may buhat na maliit na Husky. Ang disadvantage lang kabomba dito sa mga Pomsky, sobrang seloso na to. So ikaw, kung may plano ka mag-alaga ng Pomsky, dapat i-turn mo yung attention mo sa kanya. Though hindi naman pure attention, kumbaga wag mo lang iparamdam sa kanya na magselo siya sa ibang bagay. Itong pang top 1 naman nating kabomba, kaya ako ito nilagay sa top 1 kasi sobrang sarap alagaan itong aso to. Actually, itong breed na to is nakikita nyo na dun sa mga previous episode na ina-upload ko and ito yung binili namin sa Cartimar na sinabi sa amin na pure Pomeranian tapos yun pala, hindi siya pure. Ito si Milky, yung mga Pong Spitz, combination ng Pomeranian and Japanese Spitz. Based sa experience namin kabomba, sobrang affectionate ng ganitong klase ng crossbreed na aso. Yung tipong hindi ka lang makita ng isang araw tapos bigla ka nagpakita, makikita mo sa itsura na itong aso to, napapatalong pa, sobrang excited. Sobrang playful din and madali lang i-train. So yun, basta gagawa natin ng episode kabomba yung pagtuturo natin kay Milky. Yun nga lang kabomba, laging tulog yung ganitong klase ng crossbreed na aso. Tapos nagtatampo kapag ka hindi mo pinapapasok sa kwarto or hindi mo pinapansin. Dapat sobrang matyaga ka kabomba sa mga ganitong crossbreed kasi sobrang picky nito sa pagkain. Yung tipong pinaghandaan mo ng mga 30 minutes para sa pagkain niya,
tapos hindi rin niya kakainin. So, yun lang siguro yung nakikita akong disadvantage sa mga Pomus pigs. So, yun kabomba, nabigay ko sa inyo yung top 10 na crossbreed na available lang din sa Philippines na pwede nyo maalagaan. I hope nagkaroon kayo ng idea dun sa mga characteristic ng mga breed na yun, yung mga crossbreed na yun. Actually, nagbabari yung kabomba depende sa dog breed na gusto mong pagsamahin, kung ano yung mas dominant dun sa dalawa. Yung shinare natin, yun yung common characteristic na makikita mo dun sa mga ganong klase ng mga crossbreed na aso. Siguro dito ko na lang din tatapusin tong episode natin para hindi na humaba yung duration nitong video na to. So ikaw, kung nanonood ka nitong episode natin ngayon, kung ako sa'yo mag-subscribe ka na, hit mo na yung bell button para updated ka sa mga future episodes na gagawin ko. Like and share mo na rin sa mga friends mo para kung nagpaplano sila mag-alaga ng hindi pure na breed ng aso, yung mga crossbreed. So sana magkaroon sila ng idea dito sa ginawa nating episode. So yan! Sige, sama ka sa outro, oh. Drop your comment below, kabomba. Ikaw, kung hanggang dito napapanood mo sa outro natin and kung nag-aalaga ka rin ng crossbreed, tulad namin nag-aalaga kami ng Pomus pigs. Yun, drop mo sa baba. Okay lang kahit kung aspin yan. Open naman yung comment section para sa mga suggestions nyo or opinion nyo. Yun, basta comment nyo sa baba yung kabomba para malaman din ng iba nating kabomba. So yun kabomba, see you sa next episode. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Ayan, di ba kanina gusto mo ng ano? Exposure? Oh, ayan. Kinukulit mo ako. Hanggang dito na lang. Bye-bye.